بي ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم وقال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار Even in the Quran, even in the Bible, the Torah, the Injil, and all the scripture from God Almighty Allah, lahat ng mga libro galing sa Diyos, pinakamalaking kasalanan yung samba sa maliban sa isang Diyos. Or yung samba sa mga Diyos-Diyosan. Or yung samba sa mga ribolto. Prophet Abraham, siya yung ginawa na yung ano ginawa yung sa mga ribolto, yung tao sa samba sa ribolto, pupunta siya sa dun sa simbahan nila tapos dirugin niya lahat ng mga ribolto. Philippine, yung nabansa na yun na yung Catholic country, yung pinagamarami tao sa Pilipinas yung mga Catholic. Tapos yung lahat ng mga Catholic, kahit saan sa buong Pilipinas, yung mga Catholic, meron sila mga simbahan, tapos yung sa simbahan, meron sila mga maraming ribolto. Yung topic natin sa yung lecture, yung pinagamalaking kasalanan. Yung pinakamalaking kasalanan, samba sa mga ribolto. Kahit saan ka papunta sa mga Catholic Church, marami sila ribolto. Luho sila sa mga ribolto. Alik-alik sila sa mga ribolto. Bow down to ribolto. Tapos kala nila yung mga ribolto, pwede sila tulog sa kanila. Kahit saan ka papunta, kahit sa taxi, kapunta sa taxi. Tapos may ribolto na dun sa Arab, yung mga plastic. Tapos tanong mo, bakit yung ano, yung... Bakit lagi mo yung ano... bakit lagi mo yung bakit yung papunta ka sa loob ng ka-taxi, sabi ng ano yung taxi driver, seatbelt na lang. Tapos tanong mo sa kanya, yung sa harap mo, yung juice mo, bakit ito walang seatbelt? Ano sabi na yung taxi driver? Hindi kailangan ito seatbelt dahil na lagi ko na gulo na yan, parang may tiban. Ano klaseng Diyos na lagi mo may tiban para hindi siya laglag? Paano siya tulong sa iyo na kung siya yung isang mahinang bagay na kailangan lagi mo gulo para hindi siya laglag? Ito nangyari sa yung kaibigan ko papunta sa Mexico, tapos ganun din may mga ribolto doon sa taxi. Tapos sabi ng taxi driver sa kaibigan ko, taga-America yung kaibigan ko, Yusuf. Tapos sabi niya, mag-seatbelt ka. Tapos sabi ng kaibigan ko, bakit ito? Yung Diyos mo walang seatbelt. Sabi na ito, hindi kailangan seatbelt dahil may adhesive. And ano yung adhesive? Parang may tiban. So you glue your God and then you think that God can help you. You buy the God from the baklaran. Sa simbahan ng Katolik, yung sa labas may mga benta ng ribolto. Meron 100, meron 50, meron 500, meron 1,000, meron 20,000. Kung malaki yung malaki, siguro 50,000. Tapos kailangan ka, na tapos hingi mo sa kanya tulong. Paano yung hingi mo tulong? Ikaw bibili mo sa kanya. You just buy this one from the store. Tapos he will help you. How he will help you? What kind of creation, this which you created yourself and then you are asking help? Dapat you ask, dapat hingi mo tulong na yung sino yung nalikha sa'yo. Huwag na hingi mo tulong na yung ikaw lang likha sa kanya. Yung tunay ng hingi mo tulong, yung samba mo, yung Diyos na likha sa'yo. Huwag na yung sambahin, o huwag na yung hingi ng tulong na yung ikaw lang lika sa kanya. O ikaw lang bibili sa kanya dun sa store ng yung mga benta ng ribolto. Kaya yung, kahit sa Biblia, yung pinakamalaki ng malaking kasalanan, hindi tawad ng Allah, hindi tawad ng Diyos, yung samba sa mga ribolto, samba sa mga Diyos-Diyosan. Katulad yung mga papunta sa Catholic Church, concentrate. Pumunta ka sa, sit down there. Papunta ka sa mga Catholic Church, meron mga ribolto, marami ribolto. Hindi samba nila sa Diyos niyo, tagapaglikha, yung infinite God. Kami Muslim maniniwala sa isang Diyos, yung Allah, yung tunay na Diyos. Hindi siya ama, hindi siya anak, at wala siyang katulad. Yung sa tatlong persona sa Trinity, mali yun dahil yung isa lang Diyos na sabi sa Biblia, sabi sa Quran, walang, wag nasabmain kayo na maliban sa akin, isa lang Diyos, Allah, yung tagapaglikha. Hindi siya ama, hindi siya anak, hindi siya espiritu. Dahil espiritu likha ng Diyos, yung anak likha ng Diyos, yung ama likha ng Diyos. So hindi pwede yung Diyos na likha niya,
yun si ama likha ng Diyos, tapos yung anak likha ng Diyos. Lahat ng mga tao sa mundo, lalaki, ama, tapos lahat ng mga hayop, meron din ama. Tapos yung lahat ng anak, yung mga tao, lalaki, babae, anak, likha ng Diyos. Yung espiritu, lahat ng tao may espiritu sa loob niyang likha ng Diyos pa rin. Si Angel, meron din espiritu. Si Jin, yung mga Jin, yung Satanas, meron din espiritu, bad spirit. Yung mga Satanas, yung mga masamang tao, yung masamang espiritu. Yung mabait ng tao, yung mabait ng Jin, yung mga Angel, maganda espiritu, mabait na espiritu. So, hindi pwede si Diyos na espiritu at wala siyang katawan dahil si Diyos hindi siyang tao, hindi siyang likha, siyang tagapaglikha. So, yung mga libolto, yung likha ng tao. Kung papunta sa Catholic Church, meron din mga ribolto. Ano ribolto? Hindi lang si Jesus Christ. Meron din Mama Mary, Mary Immaculate, meron din San Lazaro, meron din San Pedro, meron din San Librador. Tapos luhot sila sa mga lahat ng ribolto. Kahit alam nila na ano sabi ng Diyos, huwag na kayo samba sa mga ribolto. Sa Biblia, paliwanag yan. Huwag na kayo samba maliban sa akin, isa lang Diyos, infinite God. Niyong tunay ng Diyos, Allah, walang hanggang, walang umpisa, walang katapusan. Yung universe natin, 93 billion years yung diameter lang. Yung circumference, 146 billion light years. Ano ibig sabihin na magtakbo ka sa na speed ng 300,000 kilometer per second ng speed of the light, yung speed ng ilaw, tapos 93 billion years yung diameter, tapos na universe, tapos yung circumference, 146 billion light years. But mayroon limit, yung Allah, yung Diyos, walang limit. Siya yung mas malaki pa sa universe. Unlimited siya dahil walang umpisa, walang katapusan, walang hanggang. Infinite God. But yung revolto, siyang isang tao na likha lang. Likha ng isang tao lang. Bakit kailangan ng samba? Kung samba ninyo sa Jesus Christ, Jesus Christ ang tao, propeta, anak ni Maria, hindi anak ni Diyos. Likha ng Diyos sa kanya, galing sa nanay. Katulad si Adam, likha ng Diyos, hindi siya galing sa lalaki, hindi siya galing sa babae. Walang siya ama, wala siyang ina. Si Jesus merong ina, walang ama, likha ng Diyos. Si Adam, yung pinakaunang tao, mas mataas pa yung likha ng Diyos sa kanya dahil walang tatay, walang nanay. Si Jesus merong nanay, walang tatay. So Jesus Christ, hindi pwede samba dahil isang tao lang, propeta. Bakit? Paano siya nang likha ng Diyos? Napapuntaan kay Maria yung Holy Spirit. Sino Holy Spirit? Siya Angel Gabriel, siya katawang tao, hindi pwede Diyos katawang tao. Tapos, siya yung dala ng utos ng Diyos, yung salita. Ano yung salita? Maging mangyari, buntis siya kahit wala siyang asawa. So, Jesus Christ, likha ng Diyos, wala, hindi anak ni Diyos. Tapos si nanay niya Maria, wala siyang talagang ama dahil likha ng Diyos galing sa nanay lang. Katulad si Adam, walang tatay, walang nanay. So, hindi pwede samba kay Jesus dahil isang tao, propeta, anak ni Maria. Hindi pwede samba kay Mama Mary dahil isang babae lang, likha ng Diyos, hindi pwede samba sa kanya na. At hindi pwede samba ng yung ribolto ni Mary at ribolto ni Jesus. Galit ang Diyos dahil ginawa mo Diyos-Diyosan. Yan ang pinakamalaking kasalanan. Hindi lang yung mga Katolik samba sa mga ribolto ni Jesus at Maria, samba rin sila kay San Lazaro, luhod sila kay San Lazaro, tapos kung luhod nila kay San Lazaro, luhod nila kay aso dahil tabi ng San Lazaro si aso. Hindi pwede sabihin na yung mga Katolik, alisin mo na yung aso, ayaw ko ng luhod kay aso, ayaw ko ng samba kay aso. Hindi. Kung samba mo kay San Lazaro, samba ka rin kay aso. Kung samba mo kay San Pedro, hindi pwede sabihin alisin yung manok, samba ka rin yung manok. Kung samba kay San Librador, yung sabi niya yung ano, yung kasama ni San Librador, si Carabao. So yung Diyos mo, Carabao din na yun, dahil luhod ka sa Carabao. Parang kayo mga Katolik, parang Hindu, yung mga Indian, nasamba sa cow, monkey, baka, ahas, apoy, lahat ng mga bagay nasamba ng mga Hindu. So yung mga Katolik, gaya nila kay Hindu na yun, mga Indian na yun, na samba sa mga ribolto, samba sa mga Diyos-Diyosan. Samba din yung mga Katolik na yun sa karabaw, baka, manok, tapos yung ahas sa paa ni Mary Immaculate, na kung sa mali kay Mary Immaculate, samba rin kila kay ahas. Tapos kung samba kay San Lazaro, samba rin sila kay aso kasama ni San Lazaro. Kung samba kay San Lazaro, samba rin kay aso. So masama yung samba sa aso. Meron kami doon sa harap na office noon matagal, may isang ribolto.
Araw-araw umaga, ihin ang mga aso dun sa ribol to. Tapos mamaya marami papunta yung mga Filipino, yung mga Katolik, sambayan, tapos halik-halik yung ribol to. Kahit na may ihinang yung mga aso dun sa ribol to. Kahit dahil yung grotto yun dun sa garden, sa clubhouse. Lagi yung mga aso na ihin dun, araw-araw, umaga. Eh, anong klaseng na yung Diyos na samba na mga tao, tapos ihin ang aso? Nangyari din dun sa South America, isang tao pupunta sa sambahan ng mga Diyos-Diyosan, tapos pasok din yung aso, tapos ihin ang aso sa ribolto. Tapos yung tao, luhot sa aso. So yung tao na isip niya na mababa siya na yung aso, ihin lang sa yung Diyos, tapos yung Diyos niya mahina masyado na hindi na ginagawa kahit anuman. Tapos hindi na siya maniniwala sa mga ribolto. Mag-research siya, tapos maging siya Muslim na isa lang Diyos Allah. So yung si Muslim, yung religion namin, religion na Abraham, na isa lang Diyos, walang ribolto. Kaya yung pagpunta si Abraham sa Prophet Abraham sa templo ng mga tao, dinurog niya lahat ng ribolto. Kung babalik na yan sa mundo si Prophet Abraham, tapos papunta siya sa mga Catholic Church, ano gagawin niya dun? Durog niya lahat ng mga ribolto sa Catholic Church. Dahil ito, pinakamalaking kasalanan. Walang tawad ng Diyos. Kung patay na isang tao na samba sa ribolto, sigurado papunta sa impyerno sa kabilang buhay. Kaya, yung mga kapatid na Katoliko, huwag na kayo samba sa ribolto. Samba kayo sa Diyos, Allah, yung tagapaglikha. Huwag na kayo samba kay Jesus Christ dahil isang tao, propeta. Huwag na kayo samba kay Holy Spirit, isang anghel lamang siya, likha ng Diyos. Si Diyos walang espiritu, hindi siya tao, wala siyang katawan, wala siyang espiritu, dahil unlimited siya. Lahat ng katawan may limit. Lahat ng espiritu may limit. Si Diyos, Allah, yung tagapaglikha, walang limit. Walang hanggang, walang umpisa. So, our message here is not to hurt to our brother Christians or brother Catholics, because we are also brother in humanity, because lahat ng Christian, lahat ng Catholic, lahat ng Hudyo, lahat ng tao sa mundo, isang tatay lang si Adam, isang ama lang si Adam, isang ina lang si Hawa, si Eva. So lahat ng tao sa mundo, kapatid, okay? Kami Muslim, meron din kami isang brotherhood na yung pananampalataya ng Allah, isa lang Diyos. So yung isang fraternity namin na lahat ng Muslim sa mga isang Diyos. So yung brotherhood namin na kami lahat maniwala sa isang Diyos. Kung kayo mga Katolik, pasok sa Islam, kayo din na brother in faith, maging ano, brotherhood in believing one God. Sabi ni Prophet Muhammad sallam, we have only one God and you have only one Father. Who is one God? Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty. And who is only one Father? Prophet Adam. So hindi si Ama si Diyos, dahil siyang tagapaglikha. Siya yung Diyos natin, hindi Ama natin. Yung Ama natin si Adam, yung pinakaunang tao si Adam. So wag na sabihin si Diyos Ama, dahil hindi siya Ama, siya yung tagapaglikha. Siya yung ang hari, siya yung ang banal. Siya yung ang dakila. Wag na sabihin Ama sa Diyos. Tapos si Jesus Christ, hindi si anak ni Diyos, siyang anak ni Maria. Propeta, mahal namin kay Jesus Christ, mahal namin kay Maria. Meron sa Quran chapter 19, name under the name of Mother of Jesus, Mary. Meron marami banggit sa Quran na tungkol kay Jesus at si Maria. Mag-respect kami kay Mary tsaka si Jesus, dahil Jesus isang propeta. At yung Mary sa Quran, pinakadakilang babae sa lahat ng mundo. Wala na mas dakila kay Maria na babae sa mundo. Siya yung pinakadakilang babae sa mundo sa Quran. At si Jesus Christ, siya isang malaking propeta. Siya isang tunay na propeta ng Diyos. Kahit sa isang araw lang siya, maging prophet siya. Kahit dun sa kamay ng nanay niya. Tapos sabi ng mga Hudyo, bakit si Mary mayroon ka na anak na walang asawa? Ginawa mo masama. Tapos sabi ni Mary, asharat ilay. She pointed to the baby. Tapos magsalita si Jesus Christ, dahil bibigyan ng lakas kay Jesus Christ, galing sa Diyos, galing kay Allah. Tapos sabi niya, kala hindi Abdullahi, atan el kitabi o jalin nabiya. Sabi niya yung baby, yung Jesus, isang taon, isang araw lang, sabi niya, surely, katotohanan, ako yung alipin ng Allah. Ako yung alipin, hindi anak ni Allah. Ako yung alipin ng Diyos. Atan el kitaba, he's given me the book, the Injil, waja'alani nabiya, and he made me the prophet. So kahit isang araw siya, maging propeta ng Diyos. Hindi anak ni Diyos, hindi Diyos, si Jesus Christ, siyang propeta, siyang alipin ng Diyos, siyang propeta ng Diyos. At yung babae na Mary, hindi siya ginawa na masama, dahil buntis siya sa utos ng Diyos, dadalhin na yung Espiritu, si Holy Spirit, siyang isang anghel. Siyang katawang tao, para bibigay siya dun
dyan yung utos ng Diyos, maging buntis siya kahit walang sperm, kahit walang asawa, dahil sa utos ng Diyos. So, Holy Spirit isang anghel lang, si Jesus isang tao, hindi anak ni Diyos, isa lang Diyos, yung Allah, hindi siya Ama. Tapos huwag na kayong maasamba sa ribolto. Kung may tao na asamba sa ribolto, sa kabilang buhay, hindi siya mapunta sa pareso. Napapunta siya sa impyerno na walang hanggang. Hindi totoo yung natubos na lahat ng kasalanan kay Jesus. Dahil si Jesus Christ hindi naipako, ibang tao na ipako dahil complain siya dun sa cross na Diyos ko, bakit ako pinabayan? Ibang tao sa cross kaya complain kay, reklamo kay Diyos. Tapos sabi ni Jesus, hindi yung kaligtasan sa maliban sa yung utos ng Diyos. Sabi nila, paano na kami papunta sa paraiso, sa kingdom of heaven? Sabi ni Jesus, magsunod kayo sa utos ng Diyos. Hindi sinabi niya na dugo o kahit anuman. Sabi niya, magsunod kayo sa utos ng Diyos. Pinakaunang utos, huwag na kayo sambahin maliban sa akin, sabi ng Diyos, isa lang Diyos. Huwag na sambahin sa mga ribulto. Huwag na patayin ng tao. Kahit sa papunta ka sa Catholic Church, sa labas ng Catholic Church, benta ng mga gamot para sa laglag. Bawal patay tao, tapos sa labas ng Catholic Church, benta ng gamot para sa laglag. Patay ng bata. Malaking kasalanan sa patay ng matanda. Patay na isang maliit ng bata dun sa dyan ng nanay. Tapos, bawal na ang gawa ng fornication, apit, di sexual na yung ng sexual affair without marriage. So, ngayon sa Pilipinas, normal. Kahit boyfriend, girlfriend, papunta sa simbahan kasama. Bawal ito, boyfriend, girlfriend. Kung hindi pwede lalaki, babae kasama kung walang kasal. But ito na yun, normal na yun sa Pilipinas. Yung mga sa birth certificate, meron din na yung lahat na legitimate children andun sa birth certificate na yun. Yung, kung walang kasal, okay. Lagyan nila na no marriage, walang kasal, tapos kasama sila. Tapos may anak na. Bawal. Living partner, bawal. Tapos yung mga kain ng marumi, bawal. Kain ng baboy, bawal. Kain ng dugo, bawal. Kaya sabi na sa Quran, bawal yung kain ng dugo, kain ng yung hayop na hindi katay sa pangalan ng Allah, at yung bawal ng dugo. At bawal na lahat ng bagay hindi sa pangalan ng Diyos. Yung mga ribolto, yung mga pangalan ng mga fiesta, mga pangalan ng mga Jesus, ang bawal kayo. Kahit sa Biblia nasabi ng ganun, bawal na yung mga bibigay pagkain sa mga pangalan ng mga iba-ibang Diyos. Dapat bibigay sa pangalan ng yung tunay ng Diyos Allah. Tapos yung bawal kayo ng baboy. Sabi sa Biblia sa Leviticus, Deuteronomy, number, huwag na kayo kain karne ng baboy, ito ay marumi. Sabi ng Diyos, marumi, lahat ng Catholic kain, lahat ng Christian kain, maliban sa Seventh-day Adventist, hindi sila kumakain ng baboy. Baboy ang marumi, yan sabi ng Diyos sa Quran, yan sabi ng Diyos sa Biblia. So kung basa ninyo lahat ng Quran, lahat ng Biblia, kasi sa Quran, sa Biblia, hindi yung ginawa ng yung mga Catholic, yung ginawa ng Muslim, tama. Yung mga samba sa Diyos, ano yung samba sa Diyos? Maghugas, tapos samba. Tapos sa samba, yung mukha mo, lagay mo sa lupa. Sino ginawa ito? Lahat ng propeta. Abraham, Jesus, Moses, Aaron, Adam, Noah. Tapos, sino ginawa na yun sa mundo? Yung mukha sa lupa? Muslim, sajda, patira pa. Wala na ibang reliyon na. Sino yung samba sa isa lang Diyos? Muslim. Sino yung damit nila parang Muslim? Katulog, tingnan mo yung mga picture niya ginawa ng Catholic, yung Jesus Christ at si Mary. Sino yung parang itsura nila? Parang Muslim. Yung Maria, parang yung kombong niya, parang Muslim. Yung Jesus Christ, mahabang damit. Tapos yung may bigote, may balbas, parang Muslim din. Tapos yung greeting ni Jesus Christ, Assalamu alaikum, Shalamu alaikum. Ganun din kami, Assalamu alaikum. Si Jesus Christ fasting, kami din fasting. Sobra isang buwan si Jesus Christ fasting. Kami din sobra isang buwan sa Ramadan, tapos may susunod may marami fasting kami. So kami, tsaka si Jesus Christ, parehos. Si Jesus Christ isang tunay na Muslim. Dahil hindi siya ang Catholic, hindi siya ang Hudyo. Siya ang Muslim. Hindi taga ng Hudyo sa kanya. At hindi siya ang Christian, dahil yung Christianity sa pangalan niya. Ginawa ng tao, hindi yung sunod kay Jesus Christ, sunod nila kay Paul, Pablo. Dahil yung lahat ng yung turo niya, si galing kay Pablo, yung original sin. Yung kasalanan ng tatay papunta sa anak, hindi pwede. Injustice, kahit sa korte ng Pilipinas, kahit sa Amerika, kahit sa buong mundo, hindi pwede sabihin na yung tatay niya patay tao, wala yung tatay, dadalhin mo anak, siya na lang patay. Hindi pwede dahil injustice, madaya. Tapos yung anak, hindi pwede patayin sa kasalanan ng tatay. Injustice pa rin. So yung lahat ng yung
blood can make you ano yung dugo yung kaligtasan. Hindi yan Jesus, turo ni Jesus. Dahil sabi niya yung ligtas, keep the commandments, sumunod sa utos. Yan lang turo ni Pablo. So, huwag na kayo sumunod kay Pablo, sumunod kay Jesus, mag kayo Muslim, mag kayo balik Islam. Kung mag kayo balik Islam, yan lang sabihin, ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat samahin, maliban kay Allah. Isa lang siyang Diyos, wala siyang anak, wala siyang katulad. At ako ay sumasaksi si Muhammad, alipin at huling propeta, huling sugo ng Allah, huling sugo ng Diyos. At ako ay sumasaksi si Jesus, anak ni Maria, alipin at propeta ng Allah, propeta ng Diyos. Tapos sa Arabic, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ashhadu anna Isa ibnu Maryam abdullahi wa nabiyuh. Yan maging Muslim, tapos maglimang beses dasal sa isang araw, tapos fasting sa month of Ramadan, tapos bibigay ng charity yung mga mayaman sa mahirap. Yung mahirap walang charity, walang obligation ng charity, dahil sila na yung dahil sila mahirap, dapat sila na yung tanggap ng charity galing sa mayaman. Tapos yung papunta sa Makkah para lalakbayan may simbahan ginawa ni Prophet Abraham, yung square, para sa direction east to west, west to east, north to south, and south to west. Tapos may hindi pwede bawal sinuwaling, laging tuto. Hindi pwede mumurahin, laging malinis yung salita. Hindi pwede at tupad yung pangako. Hindi pwede yung hindi tupad yung pangako at hindi pwede trador. Hindi pwede loko-loko sa tao. Laging honest. At one of the commandment of God is number one. Sa Quran, the unang commandment, thou shalt not worship any God beside Allah. Huwag na kayo sambahin maliban kay Allah. Susunod, be kind with your parents. Yung isang pinakamalaking commandment, yung mabait sa mga magulang, sa nanay, tatay. Mas muna si nanay, tapos tatay. Tapos yung mga relatives, yung mga asawa, mga anak, mga kapatid, mga auntie, uncle, aunt, tapos yung mga neighbors, yung mga kapitbahay, tapos yung mga orphan, yung mga bata walang magulang, at yung mga mahirap, kailangan mabait sa lahat. Yan na yung malaking utos, at maglaging salita totoo at laging salita maganda, hindi pangit, hindi masama, hindi mumurahin. So yan ang kung may isang tao maging Muslim. So inna Allah wa malaikatu sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam السليمة اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا الله our lord give us good in this world and good in the hereafter save us from hearing and save us from hell آمين يا الله be happy with us in your doors in jannah to feed us in paradise in next life forever آمين يا الله guide us آمين يا الله forgive us آمين يا الله mercy on us آمين يا الله protect us آمين يا الله protect our children give long life آمين يا الله protect our children give long life آمين Allah protect our children, give long life from me. Allah protect our children, all children, give long life from me. Allah, we ask from you all good, which your prophets and all good people, they ask from you. Ameen. Allah, we seek a protection from all the evil, from which your prophets and all good people, they seek a protection. Ameen. Allah, ask the door, those ask me, should not ask. Ameen. Okay, I'll send you this one and the two.